guys, and welcome back to another vlog. So for today's video, I'll show you how to make marshmallow fondant. So if you want to learn about the ingredients of this recipe, please do watch until the very end of this video. So guys, for this recipe, gumamit lang ako ng 1 cup of marshmallow and 1 teaspoon of milk, or water will do. Hindi ko lang po na-record yung first step, but the first step is to put it inside the microwave for 10 seconds, mix, and then bring it back to the microwave for another 10 seconds. So guys, here I have my mallows, tapos imimix ko lang siya para mawala lahat ng lumps kasi hindi na natin siya ibabalik sa microwave kasi baka ma-burn na siya. So here I have a cup of confectioner or powdered sugar. Ito yung gagamitin ko guys, pero lahat kasi ng fondant, napansin ko na kailangan tansyahin mo lang kasi depende po sa mallows na ginagamit natin. Meron kasi mga mallows na maganda, meron ding hindi maganda. So that depends on the date kung kailan siya nagawa. So make sure na bibili yung mallows is kakagawa pa lang. So, ito guys, ilalagay na natin yung marshmallow sa ating confectioner. Then, nahaluin natin siya using a scraper para hindi dumikit sa kamay natin guys. So guys, make sure to clean your hands before doing this. Kinover ko lang yung marshmallow para hindi dumikit sa scraper kasi kahit naka-scraper tayo, syempre, didikit pa rin yung marshmallow doon sa scraper. Ang tendency, mahihirapan tayo mag-mix kasi malagkit yung marshmallow. So as much as possible, make sure na covered ng icing sugar yung marshmallow para hindi siya dumikit sa kamay at sa scraper. Guys, using yung scraper until ma-feel nyo na medyo okay na siya and pwede na siyang i-knead by hands. Kasi guys, kapag pwede na siyang i-knead or kneadable na siya, hindi na siya super lambot. So guys, itong sa akin, masyado pa siyang soft and hindi pa siya pwedeng i-knead by hands. So, lagyan lang natin siya guys ng confectioner until feeling natin okay na siyang i-knead. So guys, yung binigay ko sa inyong ratio na 1:1 cup, hindi nyo po yun gaano susundin. Kasi ang marshmallow po natin, or yung consistency ng marshmallow is depende nga po sa tagal, or kung kailan po nagawa yung ginamit nating marshmallow. So yung 1 cup guys, tansyahin nyo lang po, huwag nyo po siya lahat ilalagay agad. So itong akin kasi ngayon guys, kneadable na siya. So ginamit ko na po yung kamay ko, my clean hands, para i-knead yung fondant. So syempre dito guys, since hindi pa siya gaanong nani-knead, yung consistency niya is magiging ganito. But don't be scared kasi ganyan naman po talaga siya sa una. Just continue kneading until maging smooth na siya. Tapos, yung mga excess na confectioner, ilagay nyo lang po siya sa sides pag feeling nyo hindi na siya dumidikit sa kamay nyo and gusto nyo na yung consistency. Just a backstory guys, nung hindi pa ako marunong gumawa ng fondant, iniisip ko na baka mali ako ng ginawa or may kulang sa ginawa ko. But then I realized na kailangan mag-search pa ako or mag-research pa ako to learn more about the fondant. And nung meron na akong mga nakuha mga informations, pinagsama-sama ko siya, and then I learned na hindi po lahat ng nakikita natin na pinapanood natin sa videos is dapat sinusunod po natin. Kasi may kanya-kanya tayong humidity,
temp or temperature, ingredients na ginagamit, at hindi po lahat tayo pare-pareho ng pinagbibilhan. So if newbie baker ka, don't be scared na mag-try or mag-practice kung paano gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin about baking. So guys, dito kumuha po ako ng lard para hindi po dumikit yung fondant sa kamay ko, para hindi na ako gumamit ng madaming confectioner. So guys, pag kukuha po kayo ng vegetable shortening, gumamit po kayo ng spoon kasi kung hindi, magkakaroon po ng molds. So, kuha lang po kayo ng konti and then ipahid nyo lang po siya sa kamay nyo and then knead again. Pag masyado na siyang madikit guys, lagyan nyo na rin ng vegetable shortening yung surface nyo and then knead. So guys, hindi ko po in-skip tong video or fast forward para real time po yung mapapanood ninyo and wala po kayong ma-missed. But then if you want to skip guys, please feel free, pwede naman po kayong mag-skip para makita nyo po kung ano po yung next step na gagawin. Pag ganito po na nagka-crack yung fondant, hindi pa po siya okay, masyado pa po siyang dry and kulang pa po siya sa knead. So, ito na guys yung perfect consistency. Pero kung gusto nyo pa pong mag-knead, okay lang naman, but don't over-knead your fondant. Ito na siya guys. Niroll ko lang siya. Ginagawa ko lang siyang round. Kasi kung hindi nyo pa po siya gagamitin, pwede nyo po siyang store sa room temperature and cover it with cling wrap and make sure na walang air na nakakapasok para yung moisture niya nandoon lang. So yung akin guys, ni-roll out ko siya kasi gagawin ko po siyang cake topper ng Among Us. So yung fondant ko guys, sahatiin ko siya sa 6 cuts kasi iba-ibang kulay yung gagawin ko. So ayan, kung hindi nyo pa po gagamitin yung iba, set aside nyo lang siya and cover it with cling wrap. Or kung kailangan nyo po siya agad na nakukuha, and then microwave it for 10 seconds only para lumambot po ulit.
So, hinagagamit po ako ng brown food coloring ng Elufa. Spread ko lang siya guys ng konti para merong space for the tylose powder and food coloring para hindi dumikit sa kamay natin mamaya. Guys, nilagyan ko siya ng tylose powder para medyo mag-harden siya since cake topper siya na decoration. So, syempre po, ininid muna natin siya kasi powder po yan. Kapag nilagyan natin ng liquid, malamang magbubuo-buo po yan. So, dito po lalagay na natin yung food coloring. This can be a little bit messy, pero kung ayaw nyo po nang dumidikit yung food coloring sa kamay nyo kasi may event kayong pupuntahan or anything, gumamit po kayo ng disposable gloves para hindi siya dumikit kung maging comfortable po kayo sa ganun. But since hindi ako comfortable sa ganun, kahit na meron pang event tomorrow, gagamit po ako ng bare hands para mas madali po yung trabaho. So guys, spread your fondant a little bit if you want to add more food coloring kung hindi pa po kayo satisfied sa color na nagawa. So guys, please bear with my hands. Sinabi ko naman sa inyo magiging messy to. But if gumamit po kayo ng tylose powder, make sure na gagawin nyo na agad yung fondant nyo kasi if not, titigas po yung fondant. So yung akin po, ni-roll out ko siya since ikakot ko po siya as among us. So dito guys, nag-DIY cut out lang ako ng shape ng Among Us. Gumamit lang ako ng cotton band and marker of course. Then kumuha lang ako ng eksakto knife. I personally use this sa pag-cut out ng mga fondants. Kasi mas sharp siya guys and mas pointed siya kaysa sa mga cutter. When cutting out, make sure lang po na nakuha niyo lahat ng details nung kinakut out ninyo. Ito na siya guys, nakagawa na ako ng 5 cutouts. And that's all for this vlog guys. If you do like this video, please leave a like and subscribe to my channel. And leave a comment down below for more videos like this. Bye!